Hello guys, so dumating na ang ating order from Lazada. Yan ang SJ11 Active at yung ating monopod. Yan, with Bluetooth remote. So ayan. So samahan niyo akong unbox itong ating bagong camera for ating vlogging. So para mas maging maganda ang ating video quality sa ating mga susunod na video. So ayan nga guys, at sinecheck ko na ang box. So yun, mayroong QR code, baka tayo manalo. At dyan sa likod niya, makikita niyo yung kanyang mga kasama sa loob ng box at specs ng kanyang video quality. So ayan yung mga basic information na makikita niyo sa likod ng box. So yan guys, buksan na natin ang kahon nang makita natin kung ano ang mga nilalaman nito. So, yan. So pagka-open natin ang box, yan, kita agad natin ang main camera sa loob ng kanyang waterproof case. Hindi pa natin 'to na-check kung talagang waterproof, but sa susunod, gagawin natin yan ng waterproof test. So kasama sa loob ng box yung kanyang manual at itong maliit na box. So sa loob niya ay meron siyang mga yan, bracket, mga mount, and sana legit yung kanyang mga 3M tape para talagang makapit. Okay, charger, yan, mukhang maganda yung charger niya ngayon ah. Kasi dati naka SJ6 na rin pala tayo guys, SJ6 Legend. So ngayon, sa SJ11 Active, naka Type-C na siya na charger. And medyo mahaba din yung kanyang charger guys. So ito pa yung isa niyang mount. At yan, yung panlinis sa ating lens para hindi magkasikasan. Ano pa bang kasama niya? Yan, sticker, SJ Cam sticker. At yung isa pa niyang case. Na yan, kapag gusto niyo yung case na hindi naka waterproof, kasi ito sa waterproof case niya guys, hindi siya touchscreen. So kung ayaw nyo ng, so kung hindi naman pala kayo pupunta sa mga mababasang lugar, itong isang case to okay to para matouch nyo siya. Okay, so guys, ito na yung ating main camera. So yung pagbukas ng kanyang waterproof case, tutulak nyo lang yung arrow doon. At yan, bubuksan nyo na. Medyo mahigpit lang siya sa una dahil bago pa, hindi pa nagagamit, kaya mahigpit pa at saradong sarado pa. So ito na yung main camera guys. So as you can see, mas maganda yung pagka-finish niya ngayon. Yan, sobrang parang premium na yung dating ba, sabi nga. So yung butas na yun sa ilalim, yun yung pinagsasaksakan ng ating mga mount, ng ating mga, kung ikakabit mo siya sa helmet or kung saan mang bracket. So sa likod, sa gilid niya guys, yun yung Type-C charger niya, tsaka yung lagayan ng memory card. And sa baba naman niya yung lagayan ng battery. So yan. So yung baterya niya nga pala guys is madali na ring mahugot, hindi na siyang masikip. Yung naging issue namin nung nakaraan sa SJ6, yan, napabayaan namin dyan sa loob ng box, sa loob ng camera. At nung hinigit namin na putol, kaya siya ay nasira. So sa pag-open naman guys, long press nyo lang saglit at lalabas niya ang SJ Cam logo. Yan, so yan. Tanggalin na natin ang tape at ayun, naputol na. Naputol, sorry guys, naputol. So ayan. So tanggalin natin yung plastic film sa kanyang screen and yun sa kanyang lens para ma-check natin yung kanyang image quality. So ayan guys, bukas na ang ating SJ6 at naman napakaganda naman talaga. Ito guys, is touchscreen nga pala by the way. Kaya mas makakomportable na siyang gamitin kung magpupunta tayo sa mga settings. So ayan nga pala guys, yung kanyang settings. Nasa normal lang din ang mga settings. Kung may mga action cam kayo, is matutuwa din naman kayong gamitin to. So ayan, let's explore. So ito yung quality ng kanyang videos hanggang 4K siya guys. So hanggang 4K yung kaya niyang i-save dito. So yun yung kanyang display guys. So pwede niyong palitan yung kanyang display ng ganito, ay yung SJ display, kaysa dun sa default na para mga text lang. So ito mas maganda, mas colorful. So guys, so pag open naman natin ng screen sa kabila, sa harapan niya, kailangan nyo itap yung button niya ng dalawa. Kailangan mabilis para lumipat. Yeah, kung makikita nyo, magkakaroon siya ng ganun loading, and then lalabas sa harapan yung kanyang screen. Naka dual screen kasi to guys eh. So yan, after natin na mapunta dyan, pag tayo nag video, one click sa taas, so magre-record na siya. Para makita natin na siya ay nagre-record yan,
Yung kulay po lang yun, na-ilaw siya, nagbi-blink. Tapos yung ilaw niya sa taas na blue, nagbi-blink din dapat yon, para malaman yun na nagre-record. Tapos isang click lang and then save na siya. Tapos para bumalik siya sa likod na screen, double tap uli yung power button at antay tayo ng ilang seconds, yun, lalabas na siya. And then sa pag-video naman sa harap, ganun din, isang single press lang uli sa power button kapag wala tayong remote, yan, magre-record na siya. Ganun din yung mangyayari, may lalabas doon na pula na nagbi-blink. And then sa harap, dapat yung kulay blue niyang ilaw, dapat yan ay nagbi-blink din, para magkaroon kayo ng palatandaan nyo guys na siya ay nagre-record na yung nagbi-blink. Yan. So, lagi nyo siyang i-check para sure kayo na nagre-record ang inyong videos. Kasi yan, pagka pinatay nyo yan na ganyan, yan, hindi na siya nagre-record. Pag tinignan nyo siya sa harapan, yung ilaw niya is dapat steady lang. So, yun yung ibig sabihin na stop na yung recordings ng video nyo. So, yan guys. Ito yung ating SJ cam. And then, yung mga next natin ipapakita sa inyo is yung mga picture quality na nakuha natin at video recordings na nakuha natin na habang umuulan, umaga at gabi, para makita nyo kung gaano kaganda yung video quality ng SJ11 Active. Yan guys, so unahin natin ipakita yung image quality habang kami ay nagmamotor. Yan guys, kung kita nyo, kahit umaandar yung motorsiklo, kaya niya magbigay ng quality image. Hindi siya blurry and hindi siya malabo. Yan, umaandar kami yan guys, siguro nasa around 40 to 50 lang kami na. So malino pa din. At ito naman guys, yung mga picture na nakatigil na kami. So yan, maganda pa rin. Next naman natin guys, yung kanyang video quality. So, yan guys, bumili nga pala kami ng chicken sa South Out Chicken. South Out nga ba yan? Sa South Out nga yan. South Out Chicken. So ang flavor nito ay... Anong flavor nito? Cheesy. Saka so, polio. So isang polio. Cheesy at isang may polio. Hindi nakalimutan ko eh. Hindi kasi kayo nag-order. So yan. So, ang video na to guys is check lang naman yung mic quality niya. And after nito, meron kami mga video recordings na nakamotor para makita nyo yung quality na kanya stabilization. Okay? So, mamaya na ulit. So guys, yun yung ating mga video samples dito sa SJ11 Active. So kung napansin nyo, malino siya sa video recordings. Yung siguro yung sa mic, kapag umaunder kayo na mayroong siyang waterproof case, medyo may something kayo maririnig eh, na parang echo na ganun. Ewan ko lang kung napansin nyo, pero napansin ko siya. Pero overall guys, sulit ang pera nyo dito guys sa SJ11 Active. So thank you for watching guys and see you next time.